Total, nandito na rin lang tayo sa labas. Isang real talk na uli ang ating gagawin, mga buddy. Sino sa inyo ang walang problema? Sino sa inyo ang hindi nakaranas mamroblema? Mapa-financial man ito, mapa-emotional, o mapa-pamilya, o ano man. Sino sa inyo? Ha? Sino sa inyo ang walang problema? Sino sa inyo ang umabot sa ganyang edad? Kung ikaw ay 20 years old, kung ikaw ay 30 years old o 40 years old, na walang naranasan man lamang na problema. Wala, di ba? Wala makakasagot sa inyo na sasabihin niyo sa akin. Ako, sir. Ako, supremo. Wala akong problema mula nung ako'y pagkabata ko. Wala akong naranasan. Hindi ako maniniwala sa inyo kapag sinabi niyo na ganyan. Lahat ng tao, mga buddy, nagkakaroon ng problema. Ito ay parte na ng ating buhay. Hindi maaari na isinilang ka na mamamatay ka nang hindi ka nakaranas mamroblema. Ito yung paraan ng Diyos. Yung mga dumadating sa ating problema ang nagpapalakas sa atin, nagpapatatag sa atin bilang isang individual. Kung ikaw ay nakaranas ng hirap noong bata, lumaki ka na galing sa isang mahirap na pamilya, I'm sure naranasan mo na lahat dyan. Naranasan mo na sigurong wala kayong makain sa isang araw. Naranasan mo na dyan na ang ulam mo lamang ay mantika at toyo o asin. Naranasan mo dyan na yung mga magulang mo ay nag-aaway dahil wala nang maipakain sa inyo. Naranasan nyo na dyan na magkaroon ng ibang karelasyon ang inyong magulang, ang iyong ama, ang iyong ina, lahat, nandyan na lahat. At kahit na ikaw ay mayaman, sinisigurado ko na meron ka pa rin problema. Hindi porket mayaman ang isang pamilya ay wala na siya, ay ligtas na siya sa problema. Nandyan pa rin. Nandyan pa rin yung mga dumadating na pagsubok sa buhay. Sa madaling salita, mga buddy, pinapatatag tayo ng mga problema. Pinapatibay yung ating pagkatao. Pero, hindi lahat, na ganito ang nangyayari. May mga kababayan tayo na nakaranas ng matinding pagsubok. Nabigo sa pag-ibig, nalugi sa negosyo, naghiwalay ang magulang, nalulong sa droga o nabaon sa utang, hindi na kinayanan, ayun, tinapos ang sariling buhay. Marami tayong nababalitaan na ganyan. At lalong-lalo na kung ikaw ay malayo sa pamilya mo, kagaya natin na isang OFW. So napakarami ding pagsubok. Akala lang ng ating mga kamag-anak sa Pilipinas kapag ikaw ay nag-abroad, napakasarap ng buhay mo dito. Masarap ang kinakain mo kasi pare ang post mo ng masasarap ang pagkain. Iba't ibang restaurant ang kinakainan nyo. May bago kang damit, may bago kang sapatos, may bago kang relo. Nakikita nila sa social media. Nakakainggit. Walang problema, palaging may pera. Yun ang akala nyo. Yun ang akala ninyo. Hindi lahat ng OFW ganun. May mga sarili din kaming problema na dinaramdam. Ang sistema nga lamang, hindi na namin minsan ito ipinapakita. Hindi na namin ito minsan ipinaparamdam o sinasabi sa aming mga pamilya. Mas gusto namin na soluhin ito. Mas gusto namin na masolve ito ng sa sarili naming pamamaraan. Ayaw na namin pang problemahin kami ng aming pamilya. At dahil sa ganung kaisipan, mga buddy, minsan hindi nakakayanan ng isang tao, ng isang OFW, yung sinasarili niyang problema at dumadating sa point na yun. Nade-depress na siya, naho-homesick na siya, nagkakaroon na ng anxiety, hindi mo na makausap hanggang sa dumadating sa punto na tinatapos na niya yung kanyang sariling buhay. Sana naman, mga kababayan ko, kung kayo man ay nakakapanood dito sa ating YouTube channel, lalo-lalo na kung kayo ay OFW, ano man ang bigat ng problema nyo, huwag po ninyong dibdibin ito, huwag po ninyong sarilinin. Kung may mga kasamahan kayo na mapapagkatiwalaan na pwede niyong pagsabihan,
maglabas kayo ng sama ng loob sa kanila. Sabihin nyo, or ang pinaka the best, ipaalam na lang ninyo sa inyong mga pamilya. Huwag po nating sarilinin. Lalo-lalo na kung alam mo sa sarili mo na mahina ka, kailangan mo ng karamay. Kailangan mo ng mapapaghingahan ng sama ng loob ng iyong mga problema na yan para lumuwag yung iyong dibdib at makapag-focus ka sa dapat mong gawin na trabaho. Kasi kung dito ka, mong problema niyan, papaano ka makakapag-focus sa iyong trabaho? At syempre, kailangan mo rin na may pananampalataya ka sa Diyos. Magdasal ka, humingi ka ng tulong, na bigyan ka ng lakas na masolve yung problema mo at ilayo ka sa anumang kapahamakan. Yan po yung aking ipinapayo. Kaya ako ito nasasabi sa inyo mga buddy, sa loob ng 4 na dekadang mahigit nating ipinaglagi dito sa mundo, mula nagkaroon tayo ng pag-iisip, marami na rin tayong naranasan na problema. Naranasan din natin na maghikaho sa buhay, naranasan din natin na mamroblema sa ating pamilya, mamroblema sa aking ama. Lahat, naranasan natin yan. Hindi na siguro mabilang sa daliri yung mga pagsubok na dumating sa buhay natin. At kahit hanggang ngayon nga na may sarili na tayong pamilya, ay ganun pa rin. Pero, gusto ko lang ibahagi sa inyo na kung kayo ay may pamilya na, sila yung gawin yung lakas. Sila yung gawin ninyo na sandigan. Gawin yung inspirasyon para makapagpatuloy kayo sa buhay. May nabasa ako nung isang araw na isang post mula sa aking isang FB friend na kung saan ay sabi niya, sana mawala na lang ako. Para sa akin, kung ikaw ay may anak, alam ko nakikinig ka, kung ikaw ay may anak at ikaw lang yung nagtataguya dito, isipin mo na kung mangyari yung iyong panalangin na sana mawala ka, papaano yung mga anak mo? Ikaw lamang yung sandalan nila. Papaano na? So kailangan mo na magpakatatag sa buhay. Bagamat dumarating sa iyo yung mga problema, patuloy lang natin ang buhay. Ipagpatuloy lang natin. Napakasarap ang mabuhay. Hindi natin alam kung ano yung ating magiging kinabukasan, pero I'm sure mas masarap yung mabuhay at kapiling mo ang iyong mga mahal sa buhay. Huwag po nating tapusin ang ating buhay, huwag po nating ilagay sa ating mga kamay ang pagtapos sa ating buhay, dahil wala po tayong karapatan na gawin yan. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa niyan, ang tanging pwedeng bumawi sa ating buhay. Kaya habang nandito tayo sa mundo, i-enjoy natin ang buhay, huwag nating gawing boring. Kung kailangan natin na lumabas, kung kailangan natin na magsaya kasama ang ating mga kaibigan, gawin natin. Kasi pag dumating sa point na tayo ay matanda na at hindi na tayo makalakad, ito yung mga pagsisisihan natin ng mga bagay, yung mga hindi natin nagawa habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay malakas. Kaya gawin natin yan, enjoy natin ang buhay kasama yung pamilya. Iwasan din natin yung mga toxic na tao, dahil yung mga yan minsan na nagiging lason sa ating isipan. At minsan na nadidiskarelyo ating pag-iisip dahil sa mga ganitong klaseng tao, mga buddy. Iwasan natin yung mga toxic na tao dahil mapahamak tayo nitong mga to. So yan lang po yung ating real talk for tonight. At sana po kung kayo ay tinamaan dito, sana po ay magbago po yung pananaw ninyo sa inyong buhay. Mahalin po natin ang ating buhay. Huwag po nating sayangin yung ating pamamalagi dito sa mundo. Muli, ito po si Ivan Supremo. Maraming salamat po.